istorya ng nakaraan, ating balikan at papakinggan. Salamat naman at nakarating na rin ako. Uyong! Dakpin si Tales! Siya pala ang taong tinatawag nilang Cardinal Moreno. Totoong ako ang lalaking nagpunta dito 13 taon na ang nakakaraan upang bigyang pag-alala ang taong nagbuwis ng buhay para sa akin. Dos Productions. May mga pagsubok sa ating buhay kung saan mararamdaman natin na tayo ay napunta na sa pinaka mababang lugar na ang pagbangon ay hindi biro upang magawa. Isang istorya mula sa nakaraan ang ating muling babalikan para pakinggan na maaaring magbigay sa atin ng mga bagong kaalaman at karanasan. Isang panibagong simula para sa bagong layuning nais ipanukala. May papakita kaya ang himagsik ng katauhan at kapangyarihan ng sariling pagbangon sa istorya ang ating itatala? Abay, lubhang nakakainit naman. Kapitan, bakit hindi pabilisan ang takbo ng barko? Maaari tayong sumadsad sa bukirin iyan kung bibilisan natin ang pagtakbo ng barko, Doña Victorina. O siya, maghihintay na lamang hanggang makarating na tayo. Nalalaman mo ba kung ano ang kakayahan ng mga taong dalubhasa sa Agham, Benside? Hayang sa lalawigan ng Puente del Capricho na ginawa ng isa naming kapatid. Hindi yan natapos dahil pinintasan ng mga sinasabi mong dalubhasa sa Agham at sinabi pa na may kahinaan ng ulay. Ngunit tingnan mo naman ngayon, nariyan pa rin ang tulay. Iyan ang sasabihin ko. Iyan Puente del Capricho na yan. Ayan talagang sasabihin ko, Padre Salvi. Ngunit hindi nangangahulugan na wala hanggaya ni Padre Camora. Ang sama ay nasa lawa. Mangyari na walang sino mang makakaayos ng lawa sa kapuloang ito. Panigurado na ang lunas na ito ay napakadali lamang. Maghukay lamang ng kanal sa Maynila, saka magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Hindi ba't sa panungkulang ito ay maaaring malaking pera ang magugol at masira pa ang mga kabayanan, Ginoong Simon? Pwes, masira na akong masira! Ang mga bilanggo at mga bihag ang isyang gamitin upang walang salaping gugulin sa paggawa. Kung hindi pa rin ito sapat sa piliktang paggawain ng taong bayan, katulad na lamang ng ginawa sa malalaking piramide sa Ehipto, ang lawing Mueris at ang Koliseo ng Roma. Ngunit ang mga sinasabi mo ay maaaring magpunga ng paghihimagsik. May nabalitaan ka na ba na nag-alsa sa bayang Ehipto? Pero hindi mga taga-Ehipto ang harap ninyo. Pilipinas na ito. Tama si Don Custodio. Ang lupaing ito'y maraming beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Hindi na maghimagsik ang mga pulong ito. At ikaw, Padre Salvi, anong silbi ng praling katulad mo kung maghimagsik ang bayan? Huwag na kayong bumanggit ng mga pangatwirang pawang kalokohan lamang. Ang taong iyon ay walang utang na loob. Talakayin ba naman ng mga ganitong usapan sa pabor? Nagharap na ako ng isang tunay na panungkulan, matipid at kapakipakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. Maaari bang malaman kung ano iyan, Don Custodio? Alam ko na ang maaari nating gawin upang mapalalim ang wawa. Pilitin natin ang lahat ng magkakatabing bayan na mag-alaga ng pato na kung saan ang kumakain ng susong maliliit na magiging dahilan ng paglalim ng wawa. Ang sinabi mo ngayon ay maaari ko bang isulat, Don Custodio? Ngunit Don Custodio, narami ang mga balot ko ang lahat ay mag-aalaga ng mga pato. Mas maganda pa kung tabunan na lamang ang wawa kaysa magkaroon ng maraming balot.
Ako'y inyong ipagpaumanhin. Pupunta lang ako sa ilalim ng kubyerta. Napakaskip naman dito. Punong-puno ng kargamento at kagamitan kahit sa may daanan. Nandito pala ang mag-aaral na si Basilio. At mukhang may kasama pa siya. Tinitiyak kong hindi maisasakatuparan ang akademya ng wikang Kastila. Maisasakatuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lamang po namin ang pahintulot ng Kapitan General. Mabigyan man kayo ng pahintulot. At sana man kayo kukuha ng salaping guguling para dyan. Mag-aambagan po lahat ng mga estudyante. Ano naman ang mga guro? Mayroon na pong mga matuturo. Kalahati sa kanila ay mga Pilipino at ang kalahati naman po ay mga Kastila. Eko Sally, meron na ba kayong lugar na pag-aaralan? Hindi na rin po problema yon. Ang mayamang si Makaraig ay naghandog ng isa sa kanyang mga bahay. Hindi naman masama ang panukalang iyan. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit gustong-gusto nyo pa mag-aral ng wikang Kastila. O siya, ako'y mauna na. May iwan ko muna kayo dyan. Bakit hindi nila maintindihan ang simpleng panukala? Sa bagay, maraming mga tao na kapag pinagmumungkahian ay balakid ang una nilang naiisip sa halip na kabutihan. Oh, kamusta Basilio? Nandirito ka rin pala. Ah, opo. Matalik na kaibigan ko nga po pala. Siya po si Isagani. Ah, marahil siya ay iyong kababayan. Hindi ako nakadadalaw sa inyong lalawigan dahil sa karalitaan at kahirapan nito. Walang bumibili ng aking mga tinitindang alahas doon. Nagkakamali kayo diyan. Maaaring hindi sila namimili ng alahas sa kadahilanang hindi naman gaano kailangan ang mga ito. Wala naman akong gustong sabihin masama sa inyong bayan. Mabuti pa't ako'y inyong samahan uminom ng serbesa. Salamat na lang po. Pero hindi po kami umiinom ng serbesa. Haha, puro kayo tubig. Kaya kulang sa lakas sa mga Pilipino. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng tubig ay nagsasanhi ng kawalan ng sigla ng mga tao. Kung ganoon po ay pakisabi kay Padre Camora na mas mabuti ang tubig na ating iniinom kaysa sa serbesa. Sabihin ninyo sa kanya na ang pag-inom ng tubig sa halip ng serbesa ay makakapag-iwas sa kanya sa chismis at usapan ng mga relihiyoso. Iparating nyo rin sa kanya na ang tubig ay pumapatay ng apoy na kapag pinapainit ay sumusulak na nagiging malawak na dagatan at gumugunaw ng santinakpan. Aba, tunay nakahanga-hanga ang iyong binanggit, binata. O siya, ako'y mauuna na. Sige po. Wala ang taong tinatawag nilang Cardinal Moren. Oo siya nga. Ngunit matanong ko lang, bakit ganun mo siya kinausap? Bakit mapusok ka ngayon? Hindi ko din alam. Para akong natatakot sa kanya. Ano na kaya ang pinag-uusapan sa taas? Makaakyat na nga muli para magsapagkantuhan. Namulat na ang mga Indio. Ang kalagayan ng kalakalan nila ng mga Inchik ay tila lumagapak. Galing ako sa ibaba ng kubyerta. Sayang at hindi ko nakita ang mga dinaanang puok ng ating bapor. May mga alamat ba ang mga lugar na ating nadaanan? Kung wala'y,
Mabuti na rin hindi ko ito nasilayan. Kapitan, mayroon ka bang alam na mga alamat tungkol sa mga lugar na ating nadaanan? Oo naman, alam ko ang alamat ng malapad na bato. Ang alamat na ito ay tungkol sa isang sagradong batihan na pinaniniwala ang tahanan ng mga kaluluwa at espiritu. Maraming tao ang takot na pumunta sa batihan. Ngunit nang lumaon ay pinagtaguan ang batihan ng mga bandido na humaharap at nagtataob sa mga bangkang napapadaan. Nawala na ang takot ng mga tao sa mga pinaniniwala ang kaluluwa at espiritu doon. Nalipat ito sa mga bandidong nagtatago doon. Naalala ko si Elias noong ako'y kanyang tinulungan at niligtas. Hindi ko dapat ipahalata ang aking mga nararamdaman at baka ako pa ay kanilang tanungin. Alam niyo ba ang alamat ni Doña Jeronima? Maaari niyo po bang isalaysay sa amin? Ang alamat ni Doña Jeronima ay tungkol sa dalawang magkasintahan sa Espanya. Batang-bata pa ang babae, kaya't nangako ang lalaki na pakakasalan niya ito pagdating ng panahon. Naghintay ng mga haba at matagal ang dalaga, ngunit sa loob din ng panahon na iyon ay naging arsibispo na ang lalaki sa Maynila. Hiniling ng babae na magpakasal sila, ngunit sa halip na ikasal ay dinala at itinira ng lalaki ang babae sa isang yungib o kuweba na malapit sa ilog Pasig. Aba, napakagandang alamat naman nun. Ako'y tunay ng mangha sa istorya. Mukhang magandang manirahan sa yungib. Nais ko rin maranasan tumira doon. Padre Salvi, sa inyong palagay, hindi ba higit na mainam na ilagay siya sa isang beateryong tulad ni Santa Clara? Sa sitwasyon na yan ay hindi ako makakahatol sa mga ginagawa ng isang arsobispo. Magandang alamat din ang milagro ni San Nicolas. Ang alamat na ito ay tungkol sa isang inchik na niligtas ni San Nicolas mula sa pagkasawi. Inatake ang inchik ng mga buwaya, ngunit nang magdasal ito sa santo ay naging bato ang mga ito. Ang alamat ay tila sumasalamin sa pananampalataya ng mga tao. Nandirito na pala tayo sa lawa. Alam niyo ba ang dating balita na mayroon raw napatay dito? Nagngangalan itong Guevara. Navarra. Ibarra. Dito siya nabaril. Dito sa bandang ito ng lawa. Hindi ba't 13 taon na nung naganap yun? Ang Ibarra na iyon ay isang pilibustero. Sa pagtalo niya sa lawa ay parang sinundan at sinamahan niya ang bangkay ng kanyang ama. Bah! Ang pagtalon sa lawa ang pinakamurang libing. Mukhang namumutla si Don Simon. Marahil ay nahihilo ito dahil sa paglalakbay. Mga kapwa kong praile, nabalitaan niyo na ba ang unting-unting pag-unlad ng pamumuhay nila Tales? Si Kabesang Tales? Yaong anak ni Tandang Selo? Oo, narinig ko rin ang balitang iyan sa may bayan. Hindi ba nagsimula na rin natin silang singilin ng buwis sa kanilang lupain? Oo, patuloy pa rin ang pagbabayad ng mga ito. Sa tingin ko ay panahon na upang mas taasan pa ang kanilang mga binabayarang mga buwis. Sangayin ako dyan. Mas malaking buwis ay magkakaroon tayo ng mas malaking halaga sa ating mga kamay. Osha, sisingiling ko na sila mamaya. Hindi na ako makapaghintay sa kanilang ibabayad o sa lupang malusog at mataba na maaari nilang isuko. Magandang araw, Kabesang Tales. Pati na rin sa'yo, Tandang Selo. Magandang araw din. Ano po ba ang dahilan ng pagpunta ninyo? Kukunin ko lang sana ang buwis ng lupain ito. 30 piso ang kabuuan. 30 piso? Ba't para napakalaki naman yan kumpara noon sa nakaraan? Anak, isipin mo na lang na ang 30 piso na iyon ay natalo sa sugal. O di kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng mga buwaya. Ngunit hindi na ito po pwede! Sila'y sumusobra na! Kulang at kapos na tayo sa salambi para ipambayad sa buwis! Kung ika'y hindi makapagbabayad ng buwis,
Papaalisin ka sa lupaing ito at hahanap na lamang kami ng ibang mag-asaka dito. Magbabayad lamang ako kung mayroong katunayan na maipapakita sa akin ng mga praile. Dugo, pawis at buhay na ang akin na isakripisyo para sa lupaing ito. Hindi ako babayag na mabaliwala ang lahat ng iyon. Kahit dalhin mo pa ito sa korte ay walang mangyayari. Makalis na nga. Hindi ko hahayaang makuha at mabaliwala ang aking mga sinakripisyo para sa lupain ito. Nawala na ang aking asawa at anak dahil sa paghihirap para dito at hindi na ako papayag na ito'y masundan pa! Patuloy kong proprotektahan at babantayan ang lupain ito. Takpin si Tales. Paano na po ang aking gagawin? Dinakip na ang ama at nagasta na rin ang natitira naming pera. 500 piso ang kapalit upang matubos at mapalaya siya. Saan naman po ako kukuha ng ganoong halaga? Naubos na rin ang mga kakilala at mga taong maaari kong malapitan. Paumanhin. Sa tingin ko ay maaari ko kayong matulungan. Talaga po? Maraming salamat po. Maaari kang mamasukan at manilbihan sa akin bilang isang alila. Kung iyon na lamang po ang natitirang paraan, ay sumasang-ayon po ako. Salamat po sa pagtulong. Tigil! Nasaan ang iyong sedula? Ipakita mo ang iyong sedula bago kita bigyan ng permiso magpatuloy. Patawan, ngunit nakaligta akong dali ng aking sedula. Kung hindi mo maipapakita ang iyong sedula, ay nararapat kang mapasakitan. Hala, sige. Umalis ka na habang ako'y nakakapagtimpi pa sa iyo. Marahil ay wala pa mga gwadya si Miss panahong nabubuhay pa ang mga santo. Dahil kung meron, tiyak na hindi siya mamuhay na matagal dahil sa pangulata. Kamalasan! Ngayon pa na punti ang ilaw ng aking kawahe. Bawal po bang mabala ng ilaw ang isang karwahe? Pinagpapawal na yun sa batas. Tigil! Alam mong ipinagbabawal sa batas na walang sindi ang ilaw ng mga karwahe. Ano ito? Ba't walang ilaw ang iyo? Paumanhin po. Kung maaari bigyan niyo ako ng pagkakataon ngayon, pangako hindi na ito mauulit. Hindi! Dapat sa iyo ay maparusahan dahil sa kawalan ng kakayahan tumalima sa batas. Kay simple-simple lang ng batas ay hindi mo pa magawang sundin. Halika, sumama ka sa akin at dadalhin kita sa bilangguan. Patawad, Ginong Basilio. Mukhang di na kita may hatid sa iyong baroroonan. Ayos lang ho. Ako'y maglalakad na lamang pauwi. Kay ganda talaga ng mga tahanan dito sa San Diego. Lalo na kung napapalamuti ano man nagkikisla pang ilaw. Aba! Baka meron kasi yan sa bahay nila kapatid Basilio ah. Naroroon din pala ang Cura, Alperes at pang si Ginong Simon. Asahan niyo pupunta kami ng Chani para tingnan ang inyong mga alahat ni Ginong Simon. Pupunta rin ako dahil kailangan ko ng kadena ng isang rino. Ngunit abala ako sa aking gawain. Kung maaari sana ay ipagkakatiwala ko na lamang ang pagbili kay Kapitan Basilio. Aba oo naman. Basta ba ay maiginagawa ko sa inyo. Hindi ko mapapahintulutan ang bagay na iyan.
Ang mabuti pa ay sasunod naman natin ulit iyong pag-usapan. Ako man ay may naisip pabili sa iyo, Kapitan Basilio. Isang pares ng hikaw na mataas ang kuri. Saka na lamang tayo magkwenta ng mga halaga. Wala na kayong dapat pang alalahan yung Padre Cura. Ako na ang bahala sa inyong mga pinagbili. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayong mauubusan. Marami akong mga ipinagbebentang alahas na tiyak na matataas ang kalidad. Siguradong mahihirapan kayong mamili dahil lahat ng aking ipinagbebenta ay matataas ang uri. Nakapagtataka talaga si Ginoong Simon. Nakakapagnegosyo pa rin kahit saang lugar. Salamat naman at nakarating na rin ako. Tao po! Ginoong Basilio, ikaw pala yan. Halika, pumasok ka. Kumain ka muna, Ginoong. Paniguradong ikaw ay napagod, nagutom sa iyong paglalakbay. Ginoong, nabalitaan mo na ba na may dalawang katulong daw sa bukid ang napiit at ang isa ay naitapon sa malayong bayan? Wala ka na bang alam na ibang balita kundi puro ganyan? Ah, mayroon. Kumakalat ang balitang nadakip daw si Kabesang Tales ng mga tulisan. Nakakawalang ganang kumain ng iyong mga balita. Busog na ako. Salamat sa pagkain. Ako'y mauna na. May pupuntahan pa ako. Magsisimula na pala ang Misa de Gallo. Pasko na naman at kasabay nito ay ang pagkasawi ng aking ina. Kailangan ko nang pumunta sa gubat upang dalawin ang himlayan ng aking ina. Kamusta ka na, ina? Pasensya na at ngayon lamang ulit ako nakadalaw. Mahabang panahon na palang nakalipas. Marami akong paghihirap na dinanas mula na mawala kay ina. 13 taon na ang nakaraan. Subalit na nananatili pa rin sa aking isipan ang larawan ng iyong pagkamatay at ng may lalaking sugatang na lumapit sa akin at nagutos na sunugin ko ang kanyang bangkay. Naalala ko pa rin ang lalaking tumulong sa akin sa paglabing sa iyo at sa pagsunog ng bangkay ng lalaking sugatan. Hindi ko na siya muling nakita matapos ng pangyayaring iyon. Magmula nang ako'y maulila sa inyo ng aking kapatid, ay labis-labis na kahirapan ang aking naranasan. Kaya napagdesisyonan kong lisanin ang San Diego at magpunta sa Maynila, kahit wala akong ideya sa aking kahihinatnan. Naranasan kong maging sampalaboy. Mabuti na lamang at nakilala ko sina Tia Isabel at Kapitan Tiago. Naging utosan man kahit na walang kabayaran, ay pinakain at pinag-aral naman ako. Kahit na may mga taong minamalit ako dahil sa aking kasuotan, ay hindi ako nagpa-apekto. Sapagkat alam ko may kakayahan ako bilang isang mag-aral. Sa tulong ng mabubuting tao, ay nakapagtapos ako ng may mataas na marka at medalya. Inilipat din ako ni Kapitan Tiago sa Ateneo kung saan mas tanggap ang aking pagkatao at napupuri ang aking mga kakayahan. Ngayon ay 2 buwan na lamang at ako'y magtatapos na, ina. Pagiging ganap na akong manggagamot at mapapakasalan ko na rin ang aking kasintahan si Huli. Nakikita ko na ang aking sarili na ginagalang at tinitingala ng mga tao sa lipunan. Kailangan ko na umuwi. Bibisitahin ko pa ang pamilya ng Kabesang Tales. Sino kaya ang taong yun? Gabi na at may hinuhukay pa. Si Ginoong Simon, ang lalaking tumulong sa akin sa paglibing sa aking ina. May maitutulong ba ako sa inyo, Ginoo? 13 taon na ang nakalipas nang tulungan ninyo ako sa paglibing sa bangkay ng aking ina.
at sa pagsunog sa bangkay ng lalaking sugatan. Hayaan ninyo kayo naman ang tulungan ko ngayon. Kilala mo ba ako? Sa palagay mo ba'y sino ako? Isang taong dakila na inaakala ng lahat, liban sa akin, ay patay na. Alam mo ang aking lihim, na maaari kong ikasawi at maaaring ikabunyag ng aking mga lihim at binabalak. Ang buong buhay ko ay nasa kamay mo ngayon. Maaari kitang patayin, subalit pababayaan kitang mabuhay at inaasahan kong hindi ko iyon pagsisisihan. Totoong ako ang lalaking nagpunta dito 13 taon na ang nakakaraan upang bigyang pag-alala ang taong nagbuwis ng buhay para sa akin. Umalis ako sa bayang ito upang magpayaman at maisakatuparan ng aking plano. Ngayon, ako ay nagbalik. Pababagsakin ko ang masamang pamahalaan kahit na madamay ang maraming tao at dumanak ang maraming dugo. At kayo mga kabataan, mga walang karanasan at mapangarapin, hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Ano ang hangarin ninyo? Ano ang mapapala ninyo riyan? Ha! Upan lalo kayong hindi magkakaintindihan? Hindi po ganyan ang aming hangarin. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, mapapaglapit din natin ang mga pulo. Isang malaking pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Kakalimutan ng wikang Katutubo upang magpasailalim sa mga Kastila. Iniisip na kayo ay magiging malaya. Lalo lamang kayo magiging alipin. Sa halip ay gamitin mo ang iyong impluensya sa kabataan at tulungan mo akong kalabanin ang mga liis na kakala. Iyan ang dahilan kung bakit nais kong ikaw ay mabuhay pa. Gino, ikinaluluwag ko na ako ang iyong pinagkatiwalaan sa inyong mga binabalak. Ngunit hindi ko magagawa ang iyong mga hinihiling. Marahil ay hindi ka pahanda sa aking mga binabalak. Ngunit sa araw na magbago ang isip mo ay hanapin mo lang ako sa aking bahay sa eskolta. Tatanggapin kita ng buong puso. Nicole, pagdating po ni Ama, pakisabi na lamang po na ako ay nakapasok na rin sa kolehiyo. Marunong na din po ako magsalita ng wikang Kastila, ang Panginoon ko. At itong kolehiyo ay ang pinakamurang mapapasukan ko. Narito kami upang dalawin ka sa araw ng Pasko ngayon. Uyong! 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 Tandang Silo! Tandang Silo! Ano ang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit tayo po wala mga nagagawa mo? Nabibig ka na ba? Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang tanda si Lui Makiti! Nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Tandang Selo? Kaawa-awa nga naman ang matanda. Sari-saring pagdurusa ang kinahaharap ng pamilyang iyan. Pati nga naman ang kaawa-awang matanda ay may kihirap.
paano na kaya si huli niyan? Sus Maria Josep! Madalas tayo pinadadala sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito sapagkat naturingan tayong makasalanan at may kaanak na nararapat na turuan at maging madasalin ngunit hindi ito isinasagawa. Isipin naman ninyo isang dalagang ikakasal ay hindi marunong manalangin o kay laking kahihiyan. Ang hamak na ito ay hindi mabigkas ang Aba Ginoong Maria nang hindi humihinto sa sumasa iyo at ang Santa Maria nang hindi tumitigil sa makasalanan na nararapat lamang na alam ng sino mang Kristiyano may takot sa Diyos. Isang Kristiyano, nararapat lamang iyong matutunan ang wastong pagdarasal at pagpapasalamat sa Diyos. Basahin mo ang kwento Tandang Basiyo Makunat sapagkat ito'y magiging daan upang maipakita ang dapat na taglagin ng dangal ng isang tagapaglingkod ng Diyos. Iyong tatandaan na dapat ikay lagi makipagkita sa mga kura gaya ng bayaning babae na makikita sakda. Oho! Hermana Perchang. Sa wakas, nabasa kami na rin natin ang lupa na pagmamay-ari noon ni Cabezang Tales. Ako'y nagagalak sa mga pangyayari ngayon. Ikaw'y makakalaya na. Magandang umaga, Ama! Nabalitaan niyo na ba ang pagdating ng isang mag-ala sa ating bayan? Aba, oo naman. Nais ko nga bumili para sa aking sarili. Sinisiguradong magkakagulo niya ng mga tao dito. Balita ko itutuloy siya sa tahanan ni Cabezang Tales. Abay, dagsaan na ang mayayari diyan. Maaari ba ako makituloy sa inyong tirahan? Aba, oo naman, Ginoo. Ngunit pagpasensyahan mo sa kadahilan ng wala akong maihanda sa iyong pagdating. Huwag kayong mag-alala. Hangad ko lamang magpalipas ng isang araw at gabi sa bahay na pinakamainam sa buong Nayon. Dala ko na ang aking mga pangunahing kakailanganin. Kaya nagpapasalamat na lamang ako sa inyong pagtanggap. Mariose, habag-habag iyong babaeng iyan. 50 ulit ko namang itinabasa ang libro, ngunit may lang sumilit sa utak kahit papaano. Mayroon akong mga alahas na talagang napaka-antigo. May kwintas ako ni Cleopatra. Tunay at totoo. Natagpuan ito sa mga piramide. Meron ding mga singsing ng mga senador at mga Romano na natagpuan sa Cartago. Marahil iyan ni nagmula kay Anibal matapang digmaan sa kaniya. May dala din akong mamahaling higaw ng mga dalaga ng Roma.
nagkukumpulan mga singsing at relikari sa kanyang dala. Totoo ngang napakaganda. Aray! Inay naman. Ano ka ba naman, Silang? Mahiya ka nga. Naruto, ito ang kwintas ni Cleopatra. Hindi masukat ang halaga, pang-museyo, at nawabagay sa mariwasang gobyerno. Naruto naman ang singsing ni Silang. Magkakasya rito ang dalong daliri natin. Matas tayo. Marami pa akong ibang mga alahas. Kung ganyan lamang ang lahat, huwag na lang. Ibig ko po ay yung moderno. Ito ang aking natusuan. Napakaganda nga naman talaga. Kayo, wala po ba kayong ipagbibili sa akin? Naipagbili ko ang lahat ng alahas ng aking anak na dalaga. At wala na kahit isa pang natira. Ang relikaryo po ba ni Maria Clara? Nga pala. Nagugustuhan ko ang hugis. Magkano ninyo ipagbibili? Kung maaari ba'y ibibigay ninyo ito ng 500 piso? 500 piso? Kung ako ho ay iyong pahihintulutin, nais ko munang puntahan at tanungin ng aking anak at ako'y makababalik bago pa man gumagay. Hindi ko ito may pagkakaloob sa kahit kanino, maliban sa makapagdidilig dito ng sarili niyang dugo at makapaglilibig dito ng kanyang asawa at anak na babae. Natagpuan ko na sa wakas ang taong aking hinahanap. May kapangahasan, ngunit lalong mainam. Alam niyang tumupad sa pangako. Ulong! 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 At doon nagwawakas ang sulat na ipinadala sa ating programa. Marahil ang kwento ay nabigyang wakas, ngunit ang tunay na istorya ay patuloy hanggang sa ito'y malutas. Tunay na ang susi at daan sa pagbangon ng karakter sa ating istorya ay hindi naging madali. Maraming pagsubok at panahon pa ang kanyang pinagdaanan at hinintay para dito. Laging tatandaan na ang lahat ng pagsubok ay hindi kailangang solusyonan ng kasakiman. Dahil paniguradong magtutulot lamang ito ng himagsikan na maaaring mas magpakapagpagulo at makapagpahirap lamang sa sitwasyong ating nilalakaran. At iyon lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagtangkilig at pagsamang bumalik sa nakaraan sa aming programa. Ito ang Dos Productions, nagpapaalam.